controversial ba yung Jiwa? So, bubukas yung pipi, ibig sabihin kailangan buksan yung pipi at kunin yung mabutas. Yung pang-ibig sabihin niya. Dapat ang mga libro ay binabasa. Ito po ngayong linggo, eh, pag ako yung nag-toothbrush at saka namamalansya at saka naglalaba at saka ito mong ginagawa sa ating mga kapahin. At kumakain, piniplay ko ito sa MP3, The Great Controversy. And ang ganda pala, yung palang mga pinipresent nila sa word sa video, and dito pala galing yun. Malinaw siya. Ibig sabihin, ang espiritu na nag-inspire ka nila yung Jiwa, pareho rin siya nag-inspire na ating mga fellow workers. So, kung gusto niyo kayo rin ay ma-inspire ng spirit of prophecy, eh, yung spirit of prophecy rin ang ating kailangan basahin para ma-inspire. At napakaganda po nitong Great Controversy na ito. Una ko pong beses na malaman ito, nabasa noong pakasyon, siguro noong high school pa po ako sa ating unan. Yung ating auntie po ay missionary ng division sa Nairobi, Kenya. Kaya yung kanyang maipon sa Africa ng ilang taon, eh, pinanggawa niya ng bahay sa ating unan. Tapos bumili siya ng Alpha and Omega na galing sa Kenya. Yung pala, loob nun, mga iturin yung mga laman, sir. So, bakasyon, wala akong magawa. Alam mo naman, doon ako sa beach, kaya walang magawa talaga eh. Makasama lang ako kasi pasunurin. Binasa ko yung Alpha and Omega, nakita ko itong Great Controversy. Nakita ko yung mga kwento nila, Jerome. La. Pero si Jerome, eh, maganda ang pangalan nito. Yung mga kwento ng mga Waldenses, mga kwento ni John Wycliffe, ni Huss at saka si Jerome, ni Luther, ni Zwingli, at saka kung sino-sino pang mga ating mga reformers noong unang panahon. Binabasa ko po ito chapter by chapter. Yung aking pananaw sa buhay ay nakahawaan ako ng mga talagang zeal nila. Sila daw ay matatalino na nasa university sila, karamihan sa kanila, na talagang binuklat nila ang banal na kasulatan at pinag-aralan nila. Kaya bubuklat ng sarili yung ating library. Ibig sabihin, kailangan natin buklatin yung mga nararamdaman nila. So, pinapakita ko po yung friendship ko dito. France lang daw ang nag-declare by legislation na wala ang Diyos. Talagang pinilit nila, gumawa sila ng law na lahat ng religious things tatanggalin. Nakalimutan ang law. Tapos lahat ng sumasamba, lahat ng mga rebulto, sisirain, lahat ng bawal mag-baptize, bawal mag-go to church, bawal mag-preach about God, lahat nakalimutan ang Diyos. Ano niyo ang nangyari sa society ngayon? Ngayon, marami tayong kalibating mga atheists. Pakita lang natin yung nangyari sa French Revolution. Ang nangyari sa French Revolution, sige, natanggal na natin lahat ng mga reformers. Napatay na natin yung mga gustong sumamba, gustong mag-baptize. Ngayon, yung mga nagpatanggal sa kanila, sila rin yung natanggal. Tama yung sinasabi sa Bible, "When you kill with the sword, you die with the sword." Tsaka yung mga ganun. So, nag-give up yung kanilang society. Yung mga nagpatanggal, sila rin ang natanggal. At kung walang Biblia, kung walang Ten Commandments, kung walang morality, kung ano lang pwede, kung anong maisip, kanya-kanya na. Yung Bible, kung walang standard ng society, yun ang nangyayari. Nagkagulo, yung mga masasamang tao ay pinagtatanggal yung government, at saka nag-iba yung kanilang society. Tapos meron yung mga reformers. Tapos dito ko rin naintindihan pa mas lalo sir yung sanctuary doctrine. Kasi ang grade ko nga naman sa Daniel and Revelation yun ay C-. So pag binapakinggan ko ito dun sa MP3, may MP3 ito, Jerome.
hindi lang, binigyan niya pa siya ng book. Sabi ko, basahin mo kasi yung pangalan mo nandyan. Kaya naman, panindigan mo yung pangalan. So, napakaganda po nito at ito, gusto kong i-promote kung kailangan niyo na... May nakabasa niyo na ba ito? Sino ba? Sino nakabasa na at least isang chapter dito sa Great Conversation? Yung buong book. Wow! Praise the Lord, ma'am. Ay, yung Tagalog, ma'am. Hindi ko pa nabasa yung Tagalog kasi... Pero... Parang 42 chapters. Ang pinakamaganda dito yung chapter, mga kapatid, ay yung number 42. Alam niyo bakit? The great, the controversy ended. Ibig sabihin, second coming ito. Ang ganda ng point. Ito talaga ang linaw. Ang ganda ito yung pinaka nasa puso natin yung Adventist. Adventist talaga tayo. Yan ang pinag-ibig natin sa katapusan ng controversy. So, kung ako tatanong nyo, ito yung pinakamagandang unahin para sa sandun. Yung controversy ended. So, dito po, itong gusto kong i-promote, meron dati lahat ng mga teacher ko sa masters, binibigyan ko ng isang book na gano'n ako. Sabi nila yung SOP daw para sa mga kamintis. Hindi ako naniniwala dahil si David Asher, hindi siya nababasa ng Bible. Nagbasa ng Great Controversy. Nung nakita niya, bakit itong mga tao kayo, nangangamatay sila dahil lang sa Bible? Baka bili niya ako ng Bible. Bumili siya ng Bible. Dalawang linggo siya nag-aral. Ito ang lang siya nag-aaral niya, Great Controversy at Bible. Pagkalampas niya sa dalawang linggo pag-aaral, ibang tao na siya. Hindi na siya rapistra. Rapistra yung si David Asher. Nag-drive-drive namin dyan. Sa sasakyan. Pinagpapara tayo ng Diyos na makasama natin yung mga great preacher. Yung nakikita natin sa mga 3ABN sa YouTube channel. Yan, kasama namin dyan. Kumakain ng kumanalo dyan sa tabi-tabi sa Tagaytay. Ang mga fruits. Sabi niya, ito pala ano, yung mangustin. Sabi niya, grabe. Buti na lang hindi ako nasa Pilipinas. Kung hindi, maubos ang pera ko dahil sa mangustin. Kasi yung mangustin sa Tagaytay, 550 per kilo, sir. Kaya sabi ni Pastor David Asher. So marami po tayong mga preacher sa Amazing Facts din. Si Pastor, ulit, nakalimutan yung pangalan. Nagbabas siya sa nakikipagdibati siya sa kanyang teacher. Ang textbook nila ay Desire of Ages. Ayaw niya mag-take na kahit anong Bible subject kasi dalang-dala siya sa masamang example ng Christian ng kanyang parents. Christian yung parents pero ayaw niya. I have nothing to do with God. Pero pumasok siya din sa ating South, sa ating university sa Texas, na required ang Bible subject every sem. Sabi niya, ayaw ko mag-take. Dumanap ka na ibang school mo. Sabi niya, pati ako hahanap ng school. Eh, nandito na yung trabaho ko, nandito na yung friends ko, nandito na yung aking sirahan, nakalipat na siya. Sige lang, pagtsatsagaan ko na lang yung isang Bible subject, hindi na ako relipat ng school. Pinilit siya mag-take na isang Bible subject. Ang hula ko, Christian beliefs yun. O kaya life and teaching of Jesus siguro. Ang textbook nila, Desire of Ages, hindi siya Adventist, hindi siya Christian. Atheist siya. Ngayon, nakipag-debate siya sa kanyang teacher. Para manalo siya sa debate, nauna siya magbasa. Binasa niya na yung mga una. At ang kanyang puso ay great. Dahil dun sa... So ito pong ating mga libro ay napakalaga. Ang Great Controversy, Desire of Ages, yung Evangelism, yung Testimonies. Kung gusto po natin maging successful sa ating gawain sa church, nandito po yung instruction. Nandito yung motivation. Susunod lang tayo sa ating Diyos. So yun po ang hinahang-promote. Kung gusto niyo na libre, marami dun sa bahay libre. Ang Great Controversy, kaya ng English lang. Sino yung gusto ng Great Controversy ng English? Pero yung may mga trabaho na, hindi libre. Kaya pumunta sa PIC kasi hindi natin kaya bigyan lahat ng tao ng ano ba, hindi natin kaya tapos ang gawain pero dapat lahat tayo tulong-tulong. Sa PIC po, 50 peso na lang dati bawat teacher hindi ka nakapis ang kwento ko. Bibigyan ko 900 peso ang bulibig ko bawat isang book. Ngayon, nung malaman ko sa PIC ay 50 pesos lang kung ako ng sa ating kaon. Dahil
times 18. Ang pagbibigyan ko na kompleto rin naman yung chapter. Hindi. Kung meron din po kayong question. Isa ka? No problem. So, yun po. Great controversy. Ito po ay kwento simula ng pagkamatay ni Jesus hanggang sa second coming. It really changed my life. Ang pananaw ko sa buhay. Gusto ko rin maging martyr. Tulad ni Jerome, as Martin Luther. Gusto ko rin maging martyr. Walang problema mamatay sa gawain. Pero habang tayo buhay, siya gawa tayo, di ba? So yun po. Magandang mga yun.